magsimula, gusto ko munang magpasalamat sa mga nag-like, nanood, at saka nag-subscribe sa YouTube channel ko. At syempre, para sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po at don't forget to hit the notification bell para pag may bago akong video, updated kayo. So, ngayong hapon ay gagawa tayo ng leche flan. So, paano ba gumawa ng leche flan? So, ipapakita ko muna sa inyo ang mga ingredients. Napakadali lang po. Dense milk, 300 ml. Evaporated milk, 370 ml. 10 pieces egg yolk. Ang susunod po natin gagawin ay ihahalo lang natin ang ating condensed milk sa ating 10 pieces egg yolk. At ang kasunod po ay ilalagay natin ang ating evaporated milk. So, ayan. 370 ml po yan. Pag nahalo na lahat ng ingredients sa ating 10 pieces egg yolk, ayan, halo-haloin lang natin. So, mag-combine ng ating condensed milk, 10 egg yolks, at saka evaporated milk. Kapag may leche flan mixture na tayo, ilalagay na natin ito sa ating llanera na may caramelized sugar. So, bago yon, gagamit tayo ng strainer para sigurado pong walang egg lapses and milk. Ayan, set aside lang natin yan. Pagkatapos po ay bigyan ko lang po kayo ng konting idea kung paano po ako nag-caramelized sugar. So, dahil electric po yung gamit ko, hindi po pwedeng ilagay ang llanera. Gumamit po ako ng kawali. So, yun. Pagkatapos po nyan, pag nag-melt na po at may caramelized sugar na tayo, isasalin lang sa llanera at iset aside. Bago po ilagay ang ating leche flan mixture, so dapat po ang llanera natin ay may caramelized sugar na siya. So ganyan lang po siya kadali. Siguraduhin po natin na kapag nagka-caramelized sugar tayo, dapat naka-low heat lang para maiwasan na masunog ang ating caramelized sugar. Ayan po, nilalagyan ko ng cover ang aking leche flan. So, gumamit po ako ng wax paper dahil wala po akong aluminum foil. Pero kung meron kayong aluminum foil po ang inyong gamitin. Pero ang wax paper po, pwede naman siya. Bakit ba natin kailangan lagyan ng cover ang ating leche flan? So, dahil para po maiwasan na masunog yung bandang taas, lalo na kung i-oven po natin siya. At kung steamer naman po, para maiwasan na pumasok ang moist sa loob ng ating leche flan. So, ayan. Dahil tapos na, ready na po siya ang ilagay sa oven. Ayan. Ilalagay natin siya sa oven for 40 minutes. So, ayan po. Bago ko po ilagay ang aking leche flan sa loob ng oven, naglagay po ako ng konting tubig sa broiling pan para maiwasan po na masunog ang bandang ibaba ng aking leche flan at syempre para maluto siya into a little bit steam. Taran! Ito na po ang ating leche flan after 40 minutes. So, kung maliliit na llanera po ang ginamit, mga apat na llanera po ang mabubuo natin sa 10 egg yolk.
For my next video, abangan nyo po how I make blueberry cheesecake in easy steps. I will be having also a special product review. So don't miss to click subscribe and hit the notification bell para updated po tayo sa aking video. Thank you po!